Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, ang dami na talaga nahihilig sa mga retro classic na scooter. Kahit yung mga young blood nga po, mas pinipili ang mga retro scooter kesa doon sa mga bagong style na scooter. Paano ba naman kasi? Astig yung purmahan, lingunin sa daan, lapitin daw ng mga chicks, at higit sa lahat, nakakagwapo daw. Halos nga po lahat ng brand ngayon may mga retro classic scooter na. Ganon kataas yung demand niya. Kaso lang dito sa atin, limitado pa rin. Paano ba naman kasi? Nandyan yung mga kamoting ahente. Imbis na ibenta ng maayos, papatungan pa ng ilang libo. Ang malupit pa doon, bawal mag-cash. Sabi ng mga ungas. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpa dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Dito nga po sa atin, marami talagang nahihilig sa mga modern retro classic na scooter. Sa brand nga po na Yamaha, nandyan yung Fatsy 125 na nag-trending nga po dati kasi inipit ng mga kamoting ahente. Ewan ko na lang ngayon. At sa brand nga po na Honda, marami pa talagang inaabangan yung mga tao. Kasi bukod nga po doon sa legendary na Honda Scoopy, nandyan na rin po yung Honda Giorno. Isang modern retro classic na scooter na talaga nga namang napaka-pogi. At hindi pa man siya nakakalapag sa Pilipinas, meron na naman silang bagong nilabas. At katulad nga po doon sa Honda Giorno, napakagwapo din ito. Ang Honda Stylo or Honda Stilo 160. Wow! Katulad nga po doon sa ibang mga scooter ni Honda, pang malakasan din ang isang to. Kargadong kargado din talaga siya. Kaso lang yung itsura niya hindi na rin nalalayo sa itsura ng ibang retro classic na scooter. Opo, yes po, ang dami niyang kamuka. Katulad na lang doon sa isang motor na SWM, nakikita niyo naman talaga na halos magkamukha na sila, pero panalo yung nakasampa. Subali, ang motor nga po na ito ay nilabas na sa bansang Indonesia, na kung saan nga po sila naman talaga ang palaging nauuna. At katulad nga po ng inaasahan, tuwang-tuwa na naman sila. Syempre, marami na silang choices. Halos lahat na lang yata ng bagong motor nasa kanila na. Samantalang dito sa atin, mag-aantay pa tayo ng ilang taon. Ang saklap, di ba? Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Stylo or Honda Stilo 160 na mayroong 156.9 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 bulbs. Powered by ASP Plus or Enhanced Smart Power Plus na ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time tipid pa rin sa gasolina. Naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click on 25. Ang kanyang compression ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa mayroong 15.4 horsepower, 8,500 RPM, 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM. Kaso lang, dahil nga po kalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero syempre, magiging mabilis lang naman yan pag nandito na yan. Ang kanyang tanke ay kaya magkarga ng 5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 kilometers per liter. So para nga po sa isang 160cc na scooter, matipid na po yun. Ang sukat na niyang gulong, 110x90x12 sa harap at 130x80x12 naman sa likuran. Syempre, press na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Pero malupit po dito, meron po siyang ABS. Yes po, meron po siyang anti-lock braking system sa harapan. O nga pala, ito po ay merong dalawang variant. Yung isa naka-ABS, yung isa naman naka-CBS. Kahit alin sa dalawa, panalo ka. Ang kanyang seat height ay may taas na 768mm at 151mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 118 doon sa ABS at 150 naman doon sa CBS. So malinaw na mas mabigat yung may ABS. Pero para nga po sa isang 160cc na scooter, magaan po yun. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka fully LED na po. At speaking of ilaw, yung headlight nga po niya, kitang kita na marami siyang kamuka. Kahit hindi ko sabihin dito, alam ko na alam nyo kung ano yung mga motor na tinutukoy ko. Ang kanyang edge panel ito po ay naka full digital. At kung titignan nyo nga po mabuti, parang may hawig siya doon sa Aerox. Hawig lang naman. At syempre, hindi po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangamba na baka malubat yung cellphone mo. Eh kasi nga, manonood ka pa ng Cornhub. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. So sa 51,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinahit yung silindor sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo naman din siya pabalik, kusa na rin siyang aandar.
Oo nga pala, meron na din po itong ACG starter or yung alternating current generator na kapag ni-start mo nga po yung motor mo, walang delay, wala pang ingay at aandar siya kaagad. Meron na din po itong smart key system, nakakilis na din po siya. Kaya dito nga po sa motor na ito, pa-remote-remote ka na lang. Okay. Kaso lang yung isa nga po sa palaging hinahanap ng mga taong walang pambili, wala na po itong kickstart. Yun na po siguro yung downside niya. Kasi kapag hindi gumana yung electric starter mo o yung push start mo, edi itulak mo. Kaya mas mabuti pa rin daw talaga na may kickstart siya. Bibili na sana ako kaso walang kickstart. At oo nga pala kaya magaan ang motor na ito kasi nga yung frame na ginamit sa kanya ay mayroong ESAF o yung tinatawag nga pong Enhanced Smart Architecture Frame. Kalawang na may konting bakal, hindi joke lang. So yung ESAF nga po na yan, nagkaroon na rin dati ng issue yan. Kasi may mga motor nga po doon sa Indonesia na yung ginamitan ng ESAF, nabali yung frame niya. At ang dahilan nga po ng pagkabali niya, nabulok yung frame niya. Kaya tuloy yung iba, medyo nangangamba. Baka daw kasi maulit yung mga nangyari dati. Isipin mo, ang ganda-ganda ng motor mo, kaso lang may osteoporosis. Pero sa tingin ko naman, siguro naayos na rin nila yan. Hindi naman siguro papabayaan ni Honda yung mga ganyang klaseng issue. Napakadelikado po kasi yan. Pwede kang madeds. Pero dito, hindi ka pwedeng madeds. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa pambahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga tao na kagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil alam ko bitin pa kayo, eto pa isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito, malinaw na malinaw, talagang highly recommended. Regarding naman po sa price niya, yung CBS ay may presyong 27,550,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito pa ipapatak ng 98,000 pesos. At yung ABS naman ay presyong 30,425,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito pa ipapatak ng 108,000 pesos. So doon nga po sa kanila, ang motor mura. Pero pagdating na sa Pilipinas, ikaw na ang magmumura. Alam mo na ibig kong sabihin. Sa ngayon nga po, wala pang balita kung ilalabas din ba siya dito sa Pilipinas. Pero sana nga talaga, ilabas siya sa Pilipinas. Ayan yung mga brad, pag minasagap tayo dito, babalitaan ko kayo. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.